sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa Salitanglaw, ang salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Martes sa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. At pagnilalayan po natin ngayon ang Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 10 verses 28 to 31. At sa tagpo po ngayon, mga kapatid, ng Ebanghelyo ay makita po natin na kung paanong ipinakita ni Pedro kung gaano na karami ang kanyang mga iniwan sa kanyang pagsunod kay Kristo at sa pagpapahayag ng mabuting balita. At si Jesus naman bilang tugon ay hindi nagkibit balikat. Ipinakita niya rin ang kahalagahan ng pag-iwan ng mga bagay ng ito upang sumunod sa kanya. At kapag sumunod ka na sa kanya, sinasabi ni Jesus na kung anong iniwan mo ay dadami pa ito 100 times. Mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng pag-uusap na ito ni Pedro at ni Jesus? First, discipleship is an art of letting go for the sake of Christ. Kapag gusto kong sumunod kay Kristo, kailangan kong iwanan kung ano ang meron ako upang mabigyan ko ng puwang ang Diyos sa aking buhay. Kaya nga, habang sinusundan ko si Kristo, ay unti-unti, gradually, nagiging si Kristo din ako. At pangalawa, if discipleship is an art of letting go for Christ, discipleship also is an art of gaining in Christ. Kapag naiwan ko na ang lahat at ang Diyos na po ang nasa buhay ko, Diyos mismo ang pupuno sa akin. Sapagkat Diyos bilang grasya ay siya pong pumupuno sa ating pagkatao. Kaya nga kahit tayo po ay naghihirap, kahit tayo po ay nalulungkot, kapag ang Diyos ay nasa ating mga puso, ang mga pagdurusang ito ay baliwala lamang sapagkat alam ko marami pa akong lakas sa ngalan ni Kristo. Ngunit kapansin-pansin na sa pagdami ng ating mga biyaya, sinasabi din ni Jesus at hindi siya nagsisinungaling na meron itong kaakibat ng mga pagdurusa. Sa ating pong pananampalataya, ang pagdurusa ay merong halaga, not for the sake of suffering only. May halaga ito sapagkat palagi po tayong tinuturo sa daan ng Diyos. Through suffering, we are being taught to follow the way of Christ. Kaya nga, kapag nilet go ko kung anong meron ako ngayon, at palaging focus ko sa Jesus, kahit nagdurusa, lalakad ako kasama ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, at kay Jesus. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, kahit minsan naghihirap tayo, ay masaya pa rin sapagkat kasama natin si Jesus. At yun po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng marami 100 times pa. Are you willing to let go to gain Christ in your life?